Nakakaistorbo ba ako? Ang tanong ni Kate sa kanila ni Bernard. Kumalas siya sa pagkakayakap kay Bernard. Formal siyang tumingin sa bagong dating. Parang walang anuman na naupo siya sa pang-isahang supa. Si Bernard ay mataktikang nagpaalam sa kanya para pumanhik sa kwarto niya. Kahit hindi niya ini-offer kay Kate ang isang pang-upuan, ay naupo na rin ito. Hindi mo ba kakamustahin ang kasal ng kaibigan mo? Matawang siyang nagtanong, kumusta? Kumiibit ito ng balikat. Okay lang ang lahat ay naaayon sa plano. Ibig niyang takpan ang mga tenga, subalit mas pinili niyang makinig para lalong masaktan. Anong malay niya? Baka bukas wala na ang sakit. At ang bahaging ito ng buhay niya ay lilingunin niya bukas ng may ngiti sa labi. Malaya na siya. Enjoy the faint sunria, utos niya sa sarili. Nagpatuloy si Kate, ang tagal kong pinangarap na makasal kay Sig. Sa tuwing pupunta siya sa opisina ng kanyang ama, ako ang unang natutuwa. Kasi darating ang pinakagwapong lalaki na nakita ko sa tanang buhay ko. He is my ideal man, Sandria. Kaya nga sinip ka kung maging malapit sa kanyang ama para palaging akong isasama nito sa tuwing makikipag-meeting. Tatatlo-tatlo kaming sekretary ng may-ari ng kumpanya. Napakaswerte ko dahil magiliw sa akin si Mr. Alfonso. Dahil doon, naging kaibigan ko si Sig. Kate, kung nagpunta ka rito para ikwento ang love story ninyo. Ni Sig, nagkamali ka yata ng pinuntahan. Hindi ako interesadong makinig. Pinigyan ko ng ibang kulay ang pakikipagkaibigan niya sa akin, Sandria. I thought he likes me. Dumating sa puntong naghahangad akong magtapat siya sa akin ng pag-ibig. Pero lumipas ang panahon, naghintay ako sa wala. And that night thought again, kailangan ko nang gumawa ng hakbang. Kate, out of patience. Listen, Sandria. Nang makaisip ako ng paraan, naisip kong matutulungan mo ako. Only to find out na ikaw pala ang karibal ko. Nang marinig ko kayo ng sikle nag-uusap, hindi ko maiwasang maingit sa iyo. Buti ka pa, physically attracted sa iyo sa sik. Samantalang ako, kahit halata namang inaakit ko sa iyo, ay para namang baliwala. Hindi naman ako pangit. Natuwa lang ako dahil naiinis ka sa kanya kung katulong kita, kahit na makibahagi ng puso ko ang nag-alangan. At nang mabigo ako, hindi mo lang alam kung gaano ako nanlilit sa harapan ni Sig nang sitahin niya ako kinabukasan. I ask him to forgive me, sabay ng pangako kung hindi ko na uulitin ang ginawa ko. Pero ang sabi mo, I lied, Sandria, dahil naiingit ako sa iyo. Pinilit kong paglabanan ang nararamdaman ko. At sa nagdaang araw, lalo iyong lumala. Chifos, nang lalo kami nagkalapit ng kanyang ama, ako na mismo ang nagtanong sa kanya kung gusto niya ba ako. And he said yes, to make the story short. Nag-propose yan ang marriage na hindi ko naman tinanggihan. Akalain mo, hindi ko nakuha ang anak. Nakuha ko naman ang anawa. Natawa siya, samantalang siya ay natuwa sa lalaman. Hindi kasal si Sig. I'm sorry, Sandria. Kaya lamang ako gumawa ng eksena sa bar ay dahil naiinis ako sa iyo at naiingit. Hindi naman ako ganun kasama. Palagi nilang kasi kitang kakompetensya sa lahat ng bagay. Sa school, sikat ka, samantalang ako parang isang anino na nakasunod. Sa buhok ang buong akala ko, ako lang ang may silky black shiny hair. At kay Sig sa iyo pa siya nagkagusto. Kate, pinalabas ko lang na kami ni Sig ang ikakasal para naman makabawi. Ako sa lahat ng inis ko sa iyo. Hindi ko alam na malaki pala ang magiging epekto sa inyong dalawa ni Sig. Pinag-aralan siyang mabuti. Ngayon nakasal na ako. Panahon na siguro para kalimutan ang damdamin ko kay Sig. Hindi pa huli ang lahat para sa inyong dalawa. May chance pang bumalik ang mga ngiti mo sa labi. Kate, hey, wala ka namang marinig mula sa iyo kundi ang pagsambit mo ng pangalan ko. Tumayo na ito at nagpaalam. Kate, naitirik ni Kate ang mga mata. Anong pinaplano mong gawin si Bernard matapos niyang ikwento dito ang lahat ng ipinagtapat ni Kate sa kanya? Hindi kaya panahon na para ikaw naman ang umamin. Na ano, nagawa-gawa ko lang ang lahat na hindi kita lovers. Matigas siyang umili. Ayoko nga. Ang hirap gawin lang. Gagawin mo o tulan mo na siyang hindi makikita. Natigilan siya. Pupuntahan ko si Sig. Mabilis siyang nagbihis sa loob ng kanyang silid. Pagbukas ng front door, ay bigla siyang natigilan. Nasa harapan ng pintuan si Madam. Madam, bigla niyang nasabi. Kumusta na Sandria? Nakita ko nang galing dito sa kit. Tumango siya. Mabuti naman at sinunod niyang pakiusap na Sig. Kung hindi talagang kakalbuhin ko siya. Saka lamang napo na ang kanyang bihis. Aalis ka? Ho, hindi ho. Kailan niya. Tuloy po kayo. Yakag niya dito. Sinalubong siya ng pagtatanong ni Bernard. Ang akala ko ba pupuntahan mo si Sig? Kayo pala, madam.
Tinanguan lamang ito ng matrona sa kasiya binalin. Pupuntahan mo si Sik. Halos matiyo na siya sa kahihiyan ng umam. Nakakahiya naman kung iiwan ko kayo dito para lang mapuntahan si Sik. Kararating pa lamang ninyo. Isa pa ito ang unang beses ninyong pagdalaw dito sa bahay. Sandria, awat nito sana masasabihin niya. Ikaw talaga ang sadya ko dito. Kakausapin sana kita para mabigyan ng linaw ang lahat dahil duda kung susundin ako ng babaeng iyon. Ang tinutukoy ay sikit. Ang pakiusap ng anak ko, kahit paano ay nabawasan ang inis ko sa kanya. At ngayon alam ko na ang totoo. Huwan mo nga ako ng malaking pabor, Sandria. She frowned. Nasa kondo siya ngayon. Pakihalik ako sa kanya. Bagyang naubos si Bernard. Konsentidorang matanda. Hindi pinansin ni Madam si Bernard. Gagawin mo yan, hindi ba? Alangan siyang tumo. Kung ganun, ano pang ginagawa mo dito? Nanlalabig na pinindot ni Sandria ang doorbell. Kanina pa siya nag-iisip ng sasabihin. Pero hanggang ngayon ay wala pa siyang maapuha. Bahala na. Medyo napapitlag pa siya nang bumukas ang pinto. Sandria, walang kakurap-kurap ang matang sambit ni Sik. Hay, alanganin niyang bati. Medyo kinakabahan nang makitang pumormal ito. Hindi mo ba ako papasukan sa loob? Saglit na ba dumaan sa mukha nito ang pag-alangan? Sandria kasi, wala na itong maapuhap na sasabihin. Automatiko itong napanino ng tawagin ng isang babae sa loob. Kilala niya ang boss na iyon. Kilala niya dahil ito mismo si Kit. Inis na itinulak niya papasok sa Sik. She was stunned nang makita mismo ang dalawang mata ang kaibigan. Nakatapis na lang ito. Ang tapis na inang sinusuot niya. Nang sorpresahin niya ang binata. Mukhang kaliligo lamang ito. She knows Kit's wearing natin sa loob ng tuwalya. At hindi niya maiwasang manibuhuri ito. Hindi na niya kaya ang tagpong ito. Hindi na niya alam kung ano ang totoo. Ang alam niya lang, isa siyang talunang kalaro. Hinahayaan niyang maglaro ang mga tao sa paligid niya. Napaurong siya. Tumakbo siya palabas subalit hinayaan ni Sik na makalayo siya. Payakap siya nitong pinigilan bago pa niya maipasok ang sarili sa elevator. Run away from me again. Palambing na bulong ito sa kanyang tenga. Matapos kagating ng marami. You are jealous about Kate? Of course. The lady protests too much. Natatawang sabi ito. Halika rin sa loob para mabura yung nasa utak mo. At maunawaan kung bakit nasa kondo ko siya man. Matigas siyang umili. Kung ganun, gusto mo idutin na lang tayo magdamag. Okay lang ba sa asawa mo? Balik na tanong niya. Bahagya siyang inilalo ni Sik. Hindi ko si asawa, Sandria. Paglilinaw nito. Talaga? Idinikit nito ang noo sa noyon niya. Believe me. Pinipilit ko pero talagang ayaw kong maniwala. Muli siyang inaya sa loob. At muli siyang tumengke. I need to go Sik. Magkita lang tayo bukas. May importante akong pakay sa iyo at gusto kong tayong dalawa lang nakakaalam. What is that for? Bukas mo malalaman pagkatapos ng klase ko. Any clue? Wait till tomorrow. Kumalas na dito sa pamagitan ng marasayang pagtulak dito. Good night, Sik. Aniya at palihim na pinindot ang buto ng elevator. Mag-good night ka sana sa Sik. Pero hindi niya hinaya ang dumampi man lang ang mga labi nito sa kanya. A Judas kiss. Excited na sinalubong siya ni Bernard. Anong nangyari? Sinikap niyang umiti. We're okay. Simpleng tugon niya. Back to normal. Pagsisinungaling niya. Nagtuloy-tuloy siya sa kwarto. Pabagsak na iniga ang sarili sa kama. Oh, why I love him so much. Tumitig siya sa kisame at mula sa kung saan ay lumitaw sa imahinasyon niya ang gwapong mukha na Sik. Lumalabo at lumilinaw ito. Mary Dornett, walang nabago sa damdamin ko sa'yo. Higit sa kanino pa man. Sino ang makakalaman ko kung patuloy kang mamahalin? Kaninong konsesya ang mauusig kung magpapangkin ako sa'yo sa buong magdama? Is it okay if I call you, ma'am? Just for a time? Para matigil na ako sa kabaliwan ko. Siguro naman kapag nadagdagan ang alaala ko sa'yo, hindi na ako masyadong masasaktan.